that Marvin Sona has not knocked his opponent out was his very first professional fight, and he's in trouble here again. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Like na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Marvin Marvelo Sonsona, Batang Jinsan. Pinanganak noong July 25, 1990. Lumaban ng 150 times sa kaniyang amateur career. Pumasok sa professional boxing noong July 2007. Nagtala ng undefeated record na 14 wins, 0 loss bago niya nalasap ang unang talo sa kamay ni Wilfredo Vasquez via 4th round KO. Pero bago ang kaniyang pagkatalo, sa pangalawang taon niya bilang pro at sa panglabing apat niyang laban ay sinabak siya agad sa world title fight. Umakyat siya ng timbang from flyweight to super flyweight para kasahan si Jose Lopez, ang veterano at kampiyon na taga Puerto Rico. Ito rin ang unang laban ni Marvin Sonsona sa labas ng Pinas. Nangyari ang laban nila noong September 4, 2009 at ginanap ito sa Ontario, Canada. Sa laban, bit-bit ng Pinoy challenger na si Marvin Sonsona dito ang impresibo at kartadang perpekto na 13 wins, 0 loss at 12 dito via KO. Habang itong defending champion na si Jose Lopez ay may bitiranong boxing record na 39 wins, 7 losses, 2 draws, 32 via knockout. 37 na ang kampiyon dito habang 19 pa lang si Marvin Sonsona. Bahagyang matangkad si Sonsona, 5'7 ang height at southpaw ang style, habang 5'5 lang si Jose Lopez at orthodox. Ito ang pinakaunang pagdipinsa ni Jose Lopez sa kanyang WBO na titulo, habang ito naman ang pinakaunang sabak ni Marvin Sonsona para sa isang world title fight. Sa gabi mismo ng laban na dinaluhan ng mga boxing fans na karamihan ay mga Pinoy sa Canada na todo suporta kay Sonsona, ay naging malupit ang bakbakan ng dalawa. Unang round pa lang, sukatan agad ng lakas ang dalawa. Parehong knockout artist sila, kaya matira matibay talaga si Babaw ng Luna. Plays out here. A good combination there from Sonsona. A large contingent of Filipinos in attendance here as a large population exists in Toronto. Some good shots I think here, but you know, Lopez been able to take them pretty good. Roland judging the range. Move out. A little over a minute to go in round one, scheduled for 12. You can just see the composure as well, the difference in the experience from the veteran and the youngster. Good right hand over the top from Lopez. Philippines, many think that this young man... And the better boxing ability on the outside, he wants to trap this guy in the road and put the pressure on him. Lopez coming off the right trim. And Jose Lopez of Puerto Rico. How wily the veteran is, just rolls away from that. And there was that good right hand that I said, good counter shot right over the... Sa mga sumunod na mga rounds, makikitang mas agresibo itong kampiyon. Mas sumusugod habang itong Pinoy challenger ay epektibong kumakounter. Counter-attack backs the youngster up. Good body shot underneath. When the punches are coming at him. Long left hook there, and a wild left hook. On along with Russ Amber and a very special guest of Steve Molitor at ringside here for this 12-round. Pinapakita din ni Jose Lopez dito ang pagkabiterano niya. Di nagbibigay kumpiyansa sa mas batang si Sonsona. 15 seconds left in the round. Round 2. He's definitely hurt though, gentlemen. He is definitely hurt. And there's the bell. So, I think we'll get a look at here right there. It kind of caught him on the top of the temple coming in. A looping shot in a round in which Lopez was pretty much winning. And he got caught with a... Ilang beses na ding naalog ang kampiyon dito mula sa tila maso na kamao ng ating pambato. Pero matibay din itong kampiyon na kalaban. Nakatayo pa rin at nakipagsabayan sa basagan. For such a young fighter. Some of them are coming from Manila. But he's throwing. He's really trying to land that Hail Mary. This Marvin Sonsona has not knocked his opponent out. Was his very first professional fight. And he's in trouble here again. In those arms. Left hook there again. Wild left. Another looping left hand. Running right into those fobs. And right off the break. Sonsona doesn't give him much time. Lopez coming back. Lopez looking to land a shot that'll keep this kid off him.
if nothing else, to regain some respect. That's because right. Because right now, and there it is. There it is. The kid's not giving him any. But yeah, he's hurt. Fourth round, tuloy ang mainit na laban pero sa gitna ng palitan nila ng kamao, nahuli ng malahalimaw na kaliwa itong Puerto Rican at bagsak sa unang pagkakataon sa kanilang laban. Pero bumangon naman agad ito, may dugong mandirigma din talaga itong pambato ng Puerto Rico. Patuloy na nakipagsabayan sa suntukan kahit makikita ang hilong-hilo sa mga kamao na tumatama sa katawan at ulo. Looping shot. Here it is, right over the top, and again in the same spot, right on the temple. And you know that's when you struggle to make way. You get hit with that shot. That takes your leg. No water on the brain. That's right. That's right. Sa sumunod pang mga rounds, mas tumindi pa ang laban ng dalawa. Kahit nalasap na ng kampiyon ang bigat ng kamao nitong challenger, ay patuloy pa rin ito sa pag-abante at sa pagbato ng kanyang mga kamao na tila di takot sa mas batang Pinoy fighter. Sona. Uppercut there by... Combination to bit. Lopez does likewise and now they're right. This... And now it's Lopez back up. A strategy of pacing oneself. Nakakatama na din dito ng mga solido itong kampiyon, pero may katigasan din talaga ang panga nitong si Sonsona. Kahit 19 pa lang itong challenger, ay makikita sa lona ang galaw na napaka-mature, bumilib pati mga commentator. On the belt line. Stanley Cup is the second most important cup in sports. Yes, that's right. By Sonsona, and now he's pressing the attack again with those bombs. But he landed nothing there. No. Lopez. Both fight for confidence. Although I have yet to see from Sonsona any, I haven't seen him weaken yet. Like I haven't seen him breathing heavy or going. Marvelous Marvin Sonsona on the ropes, working against Lopez. I'm surprised he hasn't gone out and got his coffee. The longer distances. And come on, bring your bantamweight championship of the world. You can train and be in superb condition. And it's much mental as it is physical. So Jordan using his reach well to his advantage. Yet posted him with a jab and a big left hand. And coming the clinch. And Lopez gave him a bit of a look. Oh, good left hook. Lopez trying to stem the tide here. He's really pouring it on here in the seventh round for both fighters trying to wear out a little bit. And those body... Lopez. No, not moving his head, not blocking. 8 rounds. Bahagyang nakabawi na dito si Lopez. Mas maraming kombinasyon na ang tumama sa katawan at mukha ni Sonsona. Naalog na rin dito ang ating pambato. Ramdam na rin ang lakas nitong kampiyon ng Puerto Rico. Kaya mas ladong naging agresibo pa ito sa pagbato ng kanyang mga combo. Looks a little weary. Closed up a little bit there. Yes, they did. But he... See, the Puerto Rican pride is really coming out of the way. Hindered by a low blow and the loss of a point. I'd like to see where the low blow was called. It was a little borderline. It was right in the bell line on the hip. I think it was a little quick of a call to take a point away. Sa mga sumunod pang mga rounds, mas tumindi pa ang laban, mas agresibo pa rin itong si Jose Lopez, habang si Sonsona ay tila dahan-dahan nang naubos ang kargada sa bodega. Yeah, they're also landing a little more solid. And like he got the chin, he's taking them fine now. The chin shots didn't seem to be the problem, it was the temple shots.
What's he learning about? Wild left hand. Yeah, but picked off this time. Controversy for nothing. Yeah, that was low. He would have to take another point. He just nodded his head and said, yeah, good shot. I mean, it never even shook him. And that landed as clean as you could land a shot. So and did there that. It was. Yeah, so did that. Bagamat mas nakakatama ang kampiyon dito gamit ang kanyang mga kombinasyon, ay mas solido naman ang mga paisa-isang kamao ni Sonsona kapag tumama. Yes, he's demonstrated that he's strong early in the fight. And like you said, Steve Lopez feeling a little more comfortable. And now Sonsona being warned about a low blow. And he's got Lopez up against the ropes. And there was a low blow there. Sonsona! Carry the fight. Good left hook there by Sonsona. It wasn't that tempo, so he's not here. Yes. A little cut on the right eye, yes. These next two rounds are crucial now, Joe. Back two rounds, he wants to hold on to it. The record of 39-7. And healthy this fight. Marvelous Marvin Sonsona has a bright future in boxing. Yes, he does. Yeah. Low blow again. Like he wants to close this out. Continue to apply the pressure here. Now Sonsono. Looks like we have a small cut in Lopez right now as well. Round 12. Tuloy ang bigayan. Ito rin ang unang laban ni Sonsona na lumagpas sa 5 rounds. Mga kalaban niya dati ay hanggang 5 rounds lang bago niya dinispat siya. Talagang nasubok dito ang tatag at tibay nitong batang undefeated prospect. Kahit 12 rounds na ay andun pa rin ang lakas ng kamao at tibay ng bodega. He's showing great experience here. Oh, yeah, it's crazy. His ring generalship has been beautiful. Beyond reproach. There. He can't catch this guy. Final minute of the round. He's moving, he's boxing, he's fighting from long range, and he's showing the ability to do so. That's why I think this kid is a bright, bright future. On the 12th and final round. Well, this has been an absolutely outstanding fight, gentlemen. 10 seconds left, boys. Here we go. They can take it home now. Natapos ang laban nila sa scheduled 12 rounds. Panalo si Marvin Sonsona via unanimous decision dito at tinanghal na bagong may hawak ng titulo. Judge Harry Davis scored the bout 114-111. Judge Kelly Zolnicek scores the bout 115-110. And Judge Ted Gimza scores the bout 116-109. All for the winner by unanimous decision. And new WBO Junior Bantamweight Champion, Marvelous Marvin Sonsona! Sa panalo niya, inilala siya bilang pangalawang pinakabatang Pinoy World Champion sa kasaysayan, sunod kay Morris East noong taong 1992. Ito ang panglabing apat na laban ni Marvin Sonsona bilang pro sa ibabaw ng lona, at sa loob ng 2 taon ay agad naging pandaigdigang kampiyon. Bisitahin nyo rin ang YouTube channel ng mga kaibigan ko, mga pre, na sina Philippine Sport History, Boy Astig PH, Usapang Sports, at John Boxing TV. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta, mga pre. As always, amping pirmi.